Naninindigan ng COMELEC na ang mga hindi makakapag-biometrics hindi makakaboto sa eleksyon. Sinalungat ito ng election expert Attorney Romulo Macalintal dahil hindi naman daw ito ang isinasaad sa batas. Balita natin ni Sherry Ann Torres. Pila ang mga naghahabol sa pagpaparehistro sa COMELEC. Si Eric, inagahan daw talaga ang pagpunta para iwas aberya. Katibayan namin na nakakuha na kami ng... Nakatapos na kami pagkuha ng COMELEC, ma'am. Transfer na po, ma'am. Tuloy din ang first-time voter na si Jaycel sa pagpaparehistro niya. Sobrang importante din po para may tulong din po siguro ako sa pagpili kung sino po talaga yung dapat iboto. Ang ilan napasugod na mabalita ang hindi sila makakaboto sa 2016 kung walang biometrics. Nang presidential nabutuhan, hindi po ako nakaboto kasi nasa abroad. Opo, nasa abroad ako. Ngayon, nung bumoto ko nung barangay election, nawala na po yung pangalan ko. Tagal ko nang bumubuto, kaya lang hindi pa wala pa yung ID ko. Silang may kasalanan, COMELEC mismo, kasi 2003 na ako nagparehistro, pero bumubuto naman ako palagi naman, andun naman yung pangalan ko. Ang mga botanteng ito bahagi ron ng may 56 na milyong gustong makaboto sa 2016. Ang karamihan sa mga pumipila ngayon, kabilang daw sa 4.3 milyong botante na hindi makakaboto pag di nagpa-biometrics. Pag hindi sila pumunta, hindi sila mababiometrics. It's as simple as that. By the end of the registration period, i-deactivate sila by operation of law. Pero giit na election expert na si Attorney Romulo Macalintal, walang provision sa Republic Act 10367 o an act providing for mandatory biometrics voter registration na umaharang sa isang botante na makaboto kung walang biometrics. Ang ipinag-uutos daw naman kasi na naturang batas ay magparehistro. Ang batas naman nagsasabi na as long as you are registered, it does not make any distinction if you are registered under the automated election or under the manual election. If you are not biometrically registered, there is no such law that prevents you from casting your vote. There must be a law to that effect. Because alam mo naman, ang ating pagboto, yan ay ating karapatan. Bagamat walang nakikitang masama sa polisiyang no bio, no boto ng COMELEC, pwede pa rin daw ito ituring na pagpigil sa karapatan ng isang botante na makaboto, sabi ni Macalintal. Ang talaga daw inaalala nila ay yung 4.3 million na botante na hanggang ngayon hindi pa nagpapa-biometrics. Kasi daw, pag hindi nila ginawa yun, hindi talaga sila makakaboto sa 2016. Bagay na kwenekwestiyon ng isang election expert. Pero paalala ni Macalintal, sa mga kumikwestiyon sa kautosang ito ng COMELEC, dapat na silang magpetisyon. Kung walang sasampa ng kaso laban sa nasabing regulation, ang regulation na yan ay mananatiling valid resolution at yan ang ipatutupad ng COMELEC sa mga darating na halalan. Sherry Ann Torres, GMA News.